naging matagumpay ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Surigao del Sur, kung saan naabot sa 560 milyon pesos na halaga ng tulong at serbisyo ang naihandog ng pamahalaan. Bukod naman dito, tatlong malalaking programa pa ang inihatid sa lalawigan. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Isang bansa, dapat magkaisa. Sa isang masaya at makulay na pagkakaisa concert, nagtapos ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Bisling City, Surigao del Sur. Bago ito, bumuo sa probinsya ang iba't ibang tulong mula sa pamahalaan. Ito na ang 20th leg ng BPSF caravan na pinaunahan ni House Speaker Martin Romualdez. May mga tulong pinansyal, sako-sakong bigas at iba pang serbisyo at programa mula sa 46 participating national government agencies. Sa kabuuan, aabot sa 560 milyon pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang naihandog dito ng pamahalaan, kaya't ang mga residente masayang-masaya. Maraming salamat po, dahil sa ganitong paraan makakatulong po kayo ng maraming tao, sa mga pamilya, sa mga estudyante at sa mga nangangailangan po. Bukod naman sa BPSF, tatlong malalaking programa pa ang inunsad sa Surigao del Sur. Isa na riyan ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD program na tugon ng pamahalaan sa gitna ng mataas na presyo ng bigas. 2,000 benepisyaryo ang nabigyan dito ng tig 2,000 pesos na financial assistance at tig 10 kilong libreng bigas. Abangan, within this year, itong taon, bababa na yan, huhupa na ang presyong bigas. Pero habang hindi pa nangyayari yan, andito po ang ating CARD program. Nariyan din ang CIBOL program para sa mga maliliit na negosyante. At para naman sa mga mag-aaral, itinampok din sa lalawigan ang ISIP for the Youth program. Itutuloy natin itong ISIP program at susuportahan natin lahat ng estudyante, hindi lang sa Bisling, hindi lang sa Surigao del Sur, pero sa buong Pilipinas. Sa tatlong pocket events sa lalawigan, nasa 6,000 benepisyaryo rin ang nakinabang. Mula rito sa Bisling City, Surigao del Sur, Mela Lesboras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.